lalagyan muna natin itong talbos ng balinghoy. Lagyan muna siya ng dalawang bawang. Okay. Palalambutin muna natin ito sa pangalawang gata. Itong talbos ng balinghoy. Tsaka lagyan na rin siya ng bawang. Hintayin lang siyang lumambot at pagkukunti na yung pangalawang niyang sabaw, hintayin lang lumambot itong talbos na to. Saka pag iga-iga na yung sabaw niya, pwede nang ilagay yung unang gata, yung liputok. Okay. Pwede na natin ilagay ang sardines, dalawang sardines, para mas malasa, mas masarap. Pwede natin itong ilagay kahit hindi pa natin na ilagay yung unang gata, yung liputo. Okay, buhos na natin. Haluin lang natin ng bahagya, para hindi madurog yung isda ng sardines. Hintayin lang natin siyang maiga, tapos pwede natin ilagay ang unang gata, yung liputo. Okay, pwede natin ilagay ang pangalawang gata. Ito siya. Ah, unang gata pala to. Sorry pala. Ito yung unang gata, yung liputo. Ilagay na natin siya. Hintayin lang natin magpakulo-kulo siya. Tapos, pag kumukulo na siya, pwede na siyang templahan. Tatantsahin na uli yung lasa. Kung okay na sa panlasa. Nga pala, kapag nailagay na yung unang gata, yung liputok, wag niyo siyang tatakpan para hindi luminaw yung lumabnaw yung sabaw. Yan. Hayaan niyo lang na wala siyang takip habang kumukulo. Saka haluhaluin niyo din ng bahagya, gawa ng kaminsan nabubuo-buo yung gata. Ayan, halu-haluin. Ayan, habang kumukulo na siya, pwede na siyang templahan. Ayan, lagyan na siya ng asin. Magic sarap. Kahit anong lutuin ko, magic sarap talaga akong nilalagay. Pangpasarap. Ayan, okay na ang lasa. Sarap na. Okay na.